Nagkagulo ang mga tiga-Tagbilaran sa Bohol kamakailan nung ang kanilang palengke nasunog. Pagkaapula ng apoy, bukod sa natupok na stalls, ito ang tumambat sa kanila. Akala nila mahahaba lang na tubo. Pero nung nilapitan, tatlo palang malalaki at mahahabang sawa. Meron pang sinlaki ng binti ng tao. Tanaw na may, pero di itod may mga ilabot. Mga yellow, red at saka gray, mga malaki. Minsan everyday nakakita po kami ng ahas dyan sa babaw, dito. Isang palengke sa probinsya ng Bohol, pinamumugaran na ng napakaraming ahas. Bakit nangyari ito? Alam naman daw ng mga tindera sa palengke na ang mga sawa malayang nakakagala rito. Normal na nga lang daw na makita ang ilan sa mga itong gumagapang sa kisame. Madalas, naghahanap ng makakain. Katabi lang kasi ng nasunog na palengke ang pugad ng mga ahas, ang punong ito ng balete. Marami talaga kasi malaki yung kuba, 100. Habang nagsushoot nga ang aming team, may isa pang ahas na lumabas sa puno ng balete. Yung laki niya parang ganito. Maya-maya lang, may isa pang nagpakita. Ginugutom siguro yun kasi umulan kagabi. Bagamat mapangahas, non-venomous o hindi makamandag o nakalalason ang mga reticulated python na ito. Meron ding paniniwala ang mga taga rito na ang mga sawa alaga ng nakatira sa balete na mga engkanto. Sabi sa mga tanda pa namin, yung mga ahas, hindi katulad ng ibang ahas yan. Yung mga ibang tao nga nagkatay sa ahas, kinakain, sumasakit ang tiyan. Ang mga sawa nang lilingkis ng kanilang kalaban o yung kanilang mahuhuling kakainin, hindi sila kilalang nanunuklaw. Bagamat meron na rin mga insidente nung nakaraan. Nanunuklaw ang mga ito. July 5, nangabli ko sa tindahan. Natingalan ko kung unsay ning hagtok sa akong o. Pagtanaw pa na ho sa ibabaw, ang hasli ay ito. Natingal ko kung unsay ga basa sa uli o ang dugo na dito. Agang huna-huna, matay ba ko or dili. At ang takbuhan ng mga natuklaw, si Angki. Mahilig lang kung kuaghas. Ginatawag na tuwa o amigo. Ari amigo, ari tagay iuli ka. Nung araw na yon, sa isang boarding house, malapit din sa palengke, may nakita na namang sawa. At ang pinuntirya nito, daga. Pag nga na panaho, dihanay has at to, motong nidagan ko. Kusaya! Igawan sila kasi doon na siya kumain ng daga. Siyempre natakot. Ang mga nahuhuling sawa, ibinabalik lang ni Angke sa puno ng balete. Gusto ko ato dyan sa katong safe bitaw. Ug ato mong sa balete na ipuruhan nga mabalik siya. Ni minsan, hindi raw siya tinuklaw ng mga ito. Paniniwala kasi ni Angke, may dala ang mga itong swerte. Nung minsan nga raw na nagsoli siya ng dalawang sawa sa balete, tumama si Angke ng 60,000 pesos sa loto. Ipahigo po ko. Kung imong iuli, mura pabuya sa kinabuhi ba? Yun nga lang, isang araw matapos noon, biglang nag-brown out sa palengke. At ang sala rin, isang ahas na pumulupot sa poste ng kuryente. Sinusingkit nila, tapos kami nag-abang sa baba. Kuha ko ng sako, yung pinaso ko. Pagkatapos noon, binalak daw ni Roland na ibenta ang sawa ng 5,000 pesos. Pero natakot siyang malasin. May mangyari sa amin, makasakit kami. Yung maligno na yan.
Ayon sa CENRO o Community Environment and Natural Resources Office, posibleng ang naging breeding ground ng mga ahas ang puno ng balete. O dahil yun lang yung kahoy na malaki dito sa siyudad ng Cagbilaran mismo, italagang doon na sila titira. Kung maraming makakain sila doon, breeding ground nila. Kasi nanganganak na doon, wala na talagang kumukuha, dadami talaga yan. Pero sa tuwing makakahuli ng sawa, mas mainam daw kung i-turn over ito sa kanila. Mayroon tayong Wildlife Conservation and Protection Act. Magkuha, manghuli at saktan, bawal yan. Kung endangered species, mas mahaba yung parusa. 4 years to 6 years. Sa multa, 100,000 to 1 million. Nananawagan tayo, ma'am, sa taga, lalo na yung taga Kogon Market. Kung may mahuli sila, isurrender lang sa DNR. Sa Bohol, matatagpuan ang isa sa largest snakes in captivity na pinangalan ng Ciproni, alaga ng snake lady na si Jingjing. So Ciproni ang pinakaunang sawa natin, isa Philippine reticulated python. Nahuli siya 5 kilos 5 feet 1996, but within 17 years, namatay siya sa timbang na 300 kilograms and 27 feet long. Exercise in the morning. Pamilya ang turing ni Jingjing sa kanyang mga alagang ahas. Hello, good morning. Malaya lang na gumagapang sa kanilang mini plaza. So si Proni nung inalagaan namin siya, palaki ng palaki siya sa amin. Doon namin malalaman kung mayroong malalakas na mga kalamidad na darating. Kasi parang tumitilao ka malalaking ahas 5 to 4 days before ang mangyari ang mga sakuna. Si Proni, ipinangalan daw ni Jingjing sa kanyang kapatid na si Sufronio na siyang nakarescue ng ahas. Na-diagnose siya, liver cancer ba? So gitagalan siya 6 months sa doktor sa kanyang life. Kaya nagulat kami within 3 months, namatay ang ahas. Kailangan namin siya i-taxiderm mo para ma-preserve ang iyang body at saka ang kanyang buto ma-exhibit. Wow, pagtanggal sa kanyang internal, kalahati ng liver niya pareho silang sakit. So very mysterious case. Salamat na lang ko kay hanggang ngayon dito buhay pa. Talagang kinuha ni Proni yung sakit ko. Bilang alaala ang mga buto ng ahas na si Proni naka-preserve dito sa Bohol Python and Wildlife Park. Natural lamang na marami sa atin takot o ilang sa mga ahas. Bagamat importante silang bahagi ng ating ecosystem na kapag ang mga ito'y pinahalagahan, pwede tayong mamuhay ng payapa na kasama sila.